LTO gumawa ng kanilang LTO portal kung saan pwede tayong mag-process ng application natin for driver's license. Hi guys! Simula nag-pandemic, karamihan sa atin ngayon is gumagamit na ng sasakyan, sariling sasakyan, or ng motorcycle. Pero bago ka makapag-drive ng sasakyan, before tayo maging allowed mag-drive sa kalsada, is kailangan mo ng lisensya from LTO. So ngayon, nakita ko dahil nga pandemic, hindi na recommended na pumunta pa tayo sa mga LTO or pumila tayo para mag-process ng mga driver's license. So si LTO gumawa ng kanilang LTO portal kung saan pwede tayong mag-process ng application natin for driver's license, for yung mga first-timer, and meron na rin silang for student license and yung sa mga mag-re-renew ng mga driver's license nila. So yun, dahil doon, ayan, sa mga hindi nakakaalam, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga makikita nyo or kung ano yung nasa loob ng LTO portal. Yan, let's go! Yan. So, sa loob ng LTO portal or pag pumunta tayo sa website ni LTO portal, ang kailangan nyong i-enter is yung portal.lto.gov.ph. So, makikita nyo sa screen nila ito, LTMS portal. So, kung bago ka, kung new user ka, syempre, register now. Ito yung makikita natin pag nag-register now. Meron ditong terms of agreement. Syempre, hindi na natin babasahin yan. Sobrang haba, no? Yan. So, ia-agree na lang natin yan. Ayan. Yes, I accept. Then, yan. 6GFC1. Yan. May security code kasi. Okay. Ayan. So, yun. Sa registration, makikita nyo dito, may mga option dito na enroll as an individual, enroll as an organization. So, syempre, individual tayo. So, yun yung pipiliin nyo. Okay? After nun, makikita natin yung enroll individual. So, if you have existing license, i-enter nyo lang yan dito. Pero kung wala, ilalagay nyo na lang no. Then, next. Then, nationality, Filipino ka ba? Yes. Then, personal info, yan. Mag-aano na kayo dito. Mag-enter na ng personal info nyo. Name, birthday. Then, yung mother's maiden name nyo. So, yan. Laging hinahanap yan. Then, next, makikita nyo naman is yung contact. So, i-enter nyo lang doon yung contact details nyo. Okay? Dahil meron na akong registration dito kay LTO. So, magla-login ako para ma-discover naman natin or ma-explore natin kung ano yung nasa LTO portal. Yeah. So, mag-i-enter lang ako. Ayan. Okay. Sign in. Sign in lang ako. Then, ito na yung makikita natin. Ayan. So, meron dito, makikita nyo sa taas, kalagay LTO official webpage, e-learning, contact, e-services, dashboard, and yung username mo. And meron ditong parang, parang ito yung magiging ID number nyo sa LTO portal. So, sa dashboard, ang makikita nyo, ito, welcome, yung pangalan nyo. Then, licensing, transactions, violations, documents, and profile. So, makikita nyo dito, kung dati pa kayong gumagamit ng, or kung dati pa kayong may license, makikita nyo dito lahat ng violations nyo, kung meron kayong violation, and mga transaction nyo, kung meron na kayong naging online transaction with them. Then, sa licensing, ito nga yung sinasabi ko, na pwede tayo ditong mag-process ng application natin for licensing. So, dito, makikita natin, may terms of use ulit. So, accept lang. Then, makikita nyo, yan. So, may client ID, yun nga yun, yung binibigay. Once na mag-register ka kay LTO portal, meron na silang ibibigay sa'yo na client ID. So, meron kang pagpipilian dito, student's driver's permit, driver's license, and conductor's license. So, pag student driver's permit, ang pinindot mo, kasi ako wala pa ako, kahit na ano na ito. So, student driver's permit muna tayo.
Pero, bago ka makapag-apply ng student driver's permit, pag pinindot mo yan, hindi ka makakapasok agad-agad dahil hahanapin sa'yo yung medical certificate mo. Yan. Pero alam ko, yung medical certificate naman is doon na mismo sa LTO. Alam ko, may mga branch sila na doon na tayo magpapamedical. So, yon. Hindi ka makakapag-proceed dito hanggat hindi mo ina-upload dito sa LTO portal yung medical certificate mo. Ayan. Unless kukuha ka ng duplicate or ng revision of records. So, hindi ka makaka-forward, move forward unless i-upload mo si medical mo. Okay? Then, okay. So, sa licensing, meron din dito yung driver's license. Ayan. So, kung pitindutin mo yan, then next natin. Ayan. Pwede kang new driver's license kung tapos mo na yung 1 month na yung parang range na after mo kumuha ng student permit, after 1 month, pwede ka na mag non-pro or mag professional driver's license. Pwede ka na mag-apply nun. Yan. So, renewal, conversion, additional code, change of driver's classification. Ayan, nandito lahat. Okay? Ayan. So, kung mag-apply ka ng renewal, dito ka rin pupunta. Para mas mabilis na, para pagpunta mo sa LTO, bibigay mo lang siguro yung client ID mo and yung record mo nandito na. Hindi ka na mahihirapang pumila. Yan. Yun. Bukod doon sa licensing, yan nga, makikita nyo yung transactions nyo. Then, meron mga violations. Yan, 0 points kasi wala pa naman akong driver's license. Then, bukod dito, pwede ka rin dito mag-practice nung exam na pwede, na dapat mong kunin bago ka makakuha ng driver's license. So, meron dito sa, pupunta ka lang sa, yan, e-learning. Tapos, makikita mo yung theoretical exams. Yan, actually, na-try ko na to many times. Yan, pagpunta mo sa theoretical, pipili ka lang dito kung pang non-pro ba, pang conductor, or pang professional driver's license yung kukunin mo. So, iba't ibang exam yung makikita nyo dito. Yan. And 60 item yon na dapat mong sagutan in 1 hour. Ayan. So, na-try ko na. Try lang natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Meron rin pala, after mo pumili dun sa kung professional or non-pro or conductor, meron dito nakalagay kung ang drive mo ba is motor, tricycle, like vehicles, manual and auto. Yan. Nandito lahat. Yan. Okay. Kung i-drive natin is like vehicle lang. So, mamimili ka rin dito kung English or Tagalog yung gusto mong exam. So, limbawa, Tagalog. Yan. So, yan. Ito na yung mga questions na dapat mong sagutin in 1 hour. Yan. So, tuloy-tuloy nyo lang yan. Okay. Meron din ditong e-services. Yun na yung pinakita natin kanina. Then, yan, contact. Just in case meron kang reklamo or may gusto kang itanong kay LTO, pwedeng dito mo na siya i-type. Yan, tapos isi-send nyo lang sa kanila. Yan. So, overall, nandito na lahat ng kailangan natin for LTO. Then, siguro ipiprint na lang yung mga document na makikita mo dito. Then, yun ay ipapasa nyo kay LTO para mapabilis yung application nyo for driver's license or for student permit. Yan guys! So, yun lang. Yun lang yung nakita natin sa LTMS portal from LTO. So, hindi na tayo mahihirapan na mag-apply for driver's license or student permit dahil meron na silang online processing. Pero, syempre, kailangan mo pa rin yung presence mo, pupunta ka pa rin ng LTO, pero at least wala ka nang fi-fill upan doon. Mag-aano ka na lang siguro yung biometrics, then yung picture mo, then yun na. Actually, hindi ko pa alam. Next vlog ko, yun yung i-discuss ko once meron na akong mga kailangan ko for application ng student permit. Ayan. So, yun guys. So, sana nakatulong sa inyo sa mga may questions regarding sa LTO dyan. Yan. Pero, yun nga, limited pa lang yung alam ko dahil hindi pa ako nakakapag-proceed dun sa pag-apply ko ng permit. So, next vlog ko, yun naman yung didiscuss natin. Yun guys, so sana nakatulong sa inyo. And if you have questions, just comment it down in my comment box below. And if you like this vlog, please like and subscribe.
Thank you guys. Bye.